Hello fellow grower, magandang araw po and welcome to my channel, The Late Grower. Ang topic natin ngayon ay kung paano gumawa ng neem oil na pwedeng magamit na insecticide or pesticide, pambugaw sa mga insekto na sumisira sa ating halamanan, pambugaw at pampatay na rin. Ano po? So dito sa neem oil na ito, ang gagamitin natin ay ang kanyang dahon. Ito kasi ng aking puno ng neem ay medyo mataas na, around 10 feet na ang kanyang taas, kaya naman gusto ko siyang bawasan ng dahon at gagawa ako ng neem oil gamit ang kanyang mga dahon. So puputulin ko siya. O nga pala, pasensya na po sa ingay, tabing kalsada ang bahay ko. Ito ang aking front yard, kaya medyo maingay dahil maraming dumadaan na sasakyan. Ihiwalay natin yung mga sanga-sanga sa paggawa po ng neem oil. Yun lang mga dahon ang gagamitin natin. Isang paraan pa para maagawa ng neem insecticide ay pakuluan ang dahon ng mga 10 hanggang 15 minuto. Kaya lang po, yung pinakuluang dahon ng neem tree, kailangang in 24 hours ay magamit. Dahil paglagpas ng 24 hours, sumasama, pumapangit ang kanyang amoy. So, hindi na magandang gamitin. Kaya naman ngayon, para magtagal, ang gagawin natin ay neem oil gamit ang kanyang dahon. So, himay-himayin lang natin. Ihimayin ang mga dahon niya. Ganyan lang po kadali. Doon nga pala sa nagtatanong kung saan makakabili ng neem. Pasensya na po, wala akong alam kung saan makakabili nito. Itong tanim kong neem ay basta tumubo na lang dito sa aking garden at nang ma-identify ko siya na isa siyang puno ng neem ay inalagaan ko na. So ngayon nga ay nasa 10 feet na. Pero dahil tropical tree ang neem ay madali siya matagpuan dito sa atin. Ang importante lang ay makilala natin kung anong itsura niya. Dapat magkaroon tayo ng idea kung ano ang itsura lalo na ng dahon ng puno ng neem. Ito po ay punong lumalaki at ang bunga niya ay medyo bilog at pag nahinog ay kulay dilaw. Pagkatapos mahimay ang dahon, hugasan natin siya at patiktikin para mawala kung ano man yung nakakapit ng mga alikabok sa kanya kung meron man. Pagkatapos mapatiktik ay pwede na natin siyang durugin. Sa pagdurug naman, pwedeng gumamit ng almires kasi po kailangan natin yung katas niya, kaya dudurugin natin siya. Pwede rin siyang direktang igisa. Halimbawa, ito sa mantika, kaya lang po kailangan natin makuha yung katas, kaya mas maganda na siya ay durug na durug. So pwede ang almires, but in this case, ang gagamitin ko naman po ay blender para talagang madurug siya. Lagyan natin sa loob yan. Lalagyan ko ng konting mantika para magkaroon siya ng liquid sa loob. At saka natin unti-unti dudurugin. Dadaan-dahanin lang po natin para hindi mapuwersa ang motor. At pagkatapos ng ilang minuto na pag-blender sa kanya, ay meron na tayong dinurog na dahon ng neem na pwede nang igisa sa mantika. Magpainit tayo ng mantika. Sa klase po ng mantika na gagamitin ay kahit ano, basta yung mantika ay hindi pa nagagamit. So coconut oil man yan, soya oil yan, corn oil or canola oil ay okay lang po. Sa dami naman ng mantika, itatansyahin lang natin. Base sa dami ng dinurog na neem leaves. Sa sukat po, pwedeng 1:3 or hanggang 1:5. Pag mainit na ang mantika, ilagay lang natin yung ating paste or yung ating dinurog na neem leaves. Haluin lang siya ng tuloy-tuloy
para hindi dumikit sa ilalim at para maging pantay ang kanyang pagkakagisa. Pakuluan lang itong ating dinurog na dahon ng neem ng mga 5 hanggang 10 minuto. Pagkatapos papakuluan ng mga 5 hanggang 10 minuto at palamigin, ay sasalain na natin siya. So dito meron ako nilagay na damit na seda at imbudo para tumama ng maayos yung pag-strain. So here now is our oil made from neem leaves na magagamit natin na pambugaw at pati pamatay na rin ng mga insekto na sumisira sa ating mga halaman. Isang caveat lang po, ang oil na ito ay hindi pareho ng mga commercially available neem oil. Yung po kasi mga nabibili nating neem oil na may kamahalan ay galing sa buto, yung kanyang langis. Ito po ay sa dahon. So ito po ay hindi ko inirerekomenda na ipapahid sa katawan. Halimbawa, ano po? So yung kasing neem oil na galing sa buto ay pwede siyang ipahid sa iba't ibang klase ng karamdaman. So ito po naman ay para lang sa ating mga halaman. Hindi po ito para sa tao. Ano po? Sa paghahalo naman, pareho din po ng dati ang ginagawa sa mantika. Isang kutsara po nito ang ilalagay sa 1 litro ng tubig. At lalagyan din ng isang kutsara din na dishwashing liquid o kaya naman ay yung tinunaw na perla, isang kutsara din. Ang purpose po ng sabon, kagaya ng dishwashing liquid, is to serve as an emulsifier. Siya po yung magdi-distribute ng mantika sa tubig kasi yung mantika pag nilagay natin sa tubig ay nasa ibabaw lang. Sa tulong ng sabon, kagaya ng dishwashing liquid, ay hahalo siya sa tubig. At ito po ang ating video tungkol sa paggawa ng neem oil gamit ang kanyang dahon para pamuksa sa insekto sa ating halaman. Maraming salamat po sa panonood. At kabayan, kung hindi ka pa nakaka-subscribe, please don't forget to subscribe to the channel para sa iba't ibang gardening ideas na pwede mong magamit or matutunan sa iyong pagtatanim. Again, salamat po at bye-bye!